80 centimos ang dapat na presyo ng bawat text message na maisisend sa ibang network. Ito ang desisyon na inilabas ng National Telecommunications Commission o NTC. Dahil dito, lumabas na overprice ang presyo ng bawat text message sa halos ilang taon na. Bunsod dito, utos ng NTC sa mga telecommunication companies, i-rollback ang presyo ng kada text mula sa piso patungo sa 80 centimos kada text. Ipinag-utos din ng NTC sa mga telephone companies o telcos na i-refund ang sobrang 20 centimos na nasingil na mga ito mula sa mga subscribers nito. Noong 2011, inutusan po ang mga telcos na magbaba ng kanilang interconnection charge, no? Yung binabayad nila sa isa't isa pagka nagpadala ng message, text message from one network sa kabila, ay magbabayad yung network na yun sa kabila ng 35 centavos noon. Pero natusin sila na ibaba yun sa 15 centavos. Yun po, eh, nag-comply po sila doon. So, ibinabaan nila yung singilan nila, no? Pero ang sabi ng commission, dapat yung natipid na 20 centavos, dapat mapunta yun sa tao, sa subscribers. So, dapat ibaba nila yung pisong singil nila, gawing 80 centavos. Doon po sila hindi nag-comply, so idinamanda po sila ng commission. December 2011 pa nang nauna itong ipinag-utos ng NTC, ngunit agad na umapila ang mga telco companies. Pero ngayon, matapos ang dalawang taon, ibinasura ito ng NTC. Dahil dito, obligado ang bawat telco companies na sundin ang utos ng ahensya. Multang 200 piso kada araw mula noong December 1, 2011 hanggang sa araw na maipatupad ang rollback sa singil sa text at refund ang pwedeng maipataw sa mga telco companies. Kung susumahin, ayon sa NTC, aabot sa bilyon-bilyong piso ang kailangang i-refund ng mga telco sa mga subscribers. Dalawang paraan ang pwedeng gawin para maibalik ang sobrang nasingil ng mga telcos. Para sa mga prepaid users, pwedeng pasahan sila ng prepaid load ng telcos, habang babawasan na lang ang bill para naman sa mga postpaid users. Ang pinakamabigat pong parusa dyan ay pwede pong i-cancel po yung authority po nila. Hindi na po sila pwedeng mag-offer ng services. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng ilang mga telco companies, hindi pa umano nila natatanggap ang opisyal na kopya ng naging desisyon ng NTC. Sa oras na matanggap, pag-aaralan umano muna nila ang naging utos. Dahil sa utos na pag-refund at bawas singil sa presyo ng kada text, laking tuwa ng mga cellphone subscribers dahil sa pag-uutos. Kamataas na yung bilihin, at least makakamura, di ba, sa pag-text yung mga tao. Maganda, ibaba na lang nila para maraming makagamit. Kasi kung mahal, siyempre, mahirapan ng tao. Mas maganda dahil lang mas makakatabi ng mga subscriber. Per text, bawasan pa. Tayo yung may nasa naghihirap na hindi. Medyo bawas-bawasan ng konti. May 15 araw na ibinigay ang NTC para sa mga telco companies na ipatupad ang nilalaman ng direktiba ng ahensya. Ako po ang iyong kibigan, Josh Bermejo, para sa Newslight.